Good day everyone. This is Sirwel TV. Ngayong umaga ay gagawa tayo ng dalawang uri ng bench sa PVC. Yung elbow at saka offset. Kung estudyante ka ng electrical installation and maintenance from grade 7 up to grade 12, para sa iyo ang video na ito. Okay? Ang mga materials natin ay PVC pipe, 1/2. Okay, we have the tools, the heat gun, the marker, okay, pasang-pasahan, at saka gloves. Okay, bago natin umpisahan ang paggawa ng elbow at saka offset, okay, may mga bagay na dapat natin matunan, no? Kaya ng mga defects. Kaya nito, okay, burn, sunog. We have the kinks or groove. And the last one, we have the diameter of the PVC reduced because of the proper way and building. Okay, ang tatlo na yan, dapat natin umpasan. Okay, first, nagawin natin ay ang elbow, no? Okay, marka natin ang kung saan tayo magbe-bend sa gitna. Okay, at least mga 1 foot of an inch. Okay, kabilaan. Okay, estimate to. Okay, 6 inches kabilaan. Diyan tayo mag-hit. Okay, at ang gawan ay kailangan pantay ang bag. Init sa TPPC, no? Okay, ganito. Okay, ikot-ikotin lang ng hindi ganong kabilis para madali ang pag-hit ng PVC natin. Okay, tingnan na ang pinagawa, pantay ang pag-ikot para maiwasan na sunog ang ating materials. Ang pag-iikot ng PVC pipe hindi masyadong mabilis at hindi masyadong mabagal para maiwasan natin ang mga defects sa PVC. Okay, kung na-estimate natin kapag ang PVC natin ay pinay ito event sa magitan ng pag-test ng kaliri na kapag ito ay malambot na, okay, pwede mag-igas pa mga ilang sakit pa. Malambot po siya. Okay, mga 1 minute po siguro pili natin ito mag-bend. Okay, ang gagamitin natin paraan para maparay ng 90 degrees event ay sa gilid ng kamisa, no? Kamisa o mesa o table para kuha natin ang 90 degrees bend of WBC 5. So, natin malambot po siya. Okay, ito malambot na. Okay, sa pagitan lamang ng gilid ng mesa ay maaari natin i-bend ang ating pipe. Dahil ito. Para kumasan ang defect na gaya ng the diameter of the PVC, maaari mo itong press, no? Pagitan ng kamay. Okay, sa 90 degrees na siya. Para mas madali ang pag-bend ay gamit ang basang-basahan para mo siya i-wrap dito para madali ang pag-permanent na kanyang bending.
elevator siya, kaya 90 degrees ang bed ng EBC natin. Okay, ngayon, ang gagawin naman natin ay gawa tayo ng offset bed. Ang offset ay ginagamit upang ang ating PVC magkakabit sa mag-access na ngayon ng utility box. Okay, gagawa tayo ng offset bed, no? Para pwede natin siya lagyan ng PVC clamp. Okay, ang procedure ay the same, no? Inidinan natin. Okay, gawa tayo ng mark. At least, mga 1 inch dito. Okay, at mga 3 inches. Yan ang ating heat, no? Iwasan ang pag-init dito dahil pag pumunta rito ang dulo ng ating heat gun, maaari ma-deform ang butas ng PVC, no? Okay, ganun ang paraan kanina. Initin lang. Pantay ang pag-init, no? Sa butas ng ating connector, no? May pasok at saka medyo press ng konti. Okay, ang ginagawa natin ay offset bend sa utility box. Ito ay kinakabitan ng ganyan's outlet or switch ng ilaw, no? Okay, upang mas madali, pwede natin siya pahiran ng basang-basahan. Okay, guys, yan na siya. Ang madaling paraan sa pag-init ng PVC pipe, elbow at saka offset. Okay, maraming salamat sa panonood. Kung bago ko lang sa channel ito, paki-like at subscribe para sa sunod na mga video. Maraming salamat and good day.